Muli po nagbabalik ang Tele-Turuan. Ano naman ang ibinibigay na impormasyon ng anunsyo klasifikado? Tama! Dito na magbasa ang mga kalakal na ipinagbibili, mga pinauupahan o pagkakataon sa pagkatrabaho. Ano naman ang bahaging palakasan? Mahusay! Ang palakasan ay ang mga balitang may kinalaman sa larangan ng palakasan, maging sa loob o labas ng bansa. Narito naman ang mga halimbawa ng balita. Basahin ang mga sumusunod at ukuyin ang angkop na bahagi ng pahayagan. Para sa madali ang pag-implayo, accountant, lalaki o babae, may 2 hanggang 4 taong karanasan sa trabaho, magbigay lamang ng biodata sa PO Box 56428. Tama! Anunsyo klasifikado. Pinoy ng mga boksingero, gumawa ng kasaysayan. Magaling! Palakasan. Ngayon naman ay basahin ang dialogo ng magkaibigang sina Abby at Berna ukol sa pangyayari at natuklasan nila. Isang araw, sina Abby at Berna ay pupunta sa palengke. Ito ay isang maaliwalas na araw. Kanais-nais na panahon upang maglakad. Sabi ni Abby kay Berna, "Ako'y natutuwa at napagdesisyonan natin ng maglakad. Ang panahon ay napakaganda. Alam ko, kaya nga hindi na ako nag-abala na magdala ng payong. Pero alam mo ba, na kailangan nating maghanda para sa pag-ulan 2 araw mula ngayon." Sagot ni Berna. Nagulat si Abby. Paano uulan kung ang araw na ito ay maganda at maaliwalas? Paano mo nalaman ang uulan? Tanong ni Abby. Ito ay sa dahilang may papalapit na bagyo sa ating probinsya at maaaring magsimulang umulan bukas. Kaya nga bibili rin ako ng mga kandila at karandalang kerosin para sa ating lampara. Sagot naman ni Berna. Saan mo nakuha ang impormasyon na ito? Tanong ni Abby. Saan pa, kundi sa pahayagan? Sino ang magkaibigan nag-uusap? Tama! Sina Abby at Berna. Ano ang kanilang pinag-uusapan? Magaling! Ang tungkol sa paparating na bagyo. Sa kanilang usapan, ay napatunayan ba ang kahalagahan ng pahayagan? Tama! Dahil sa pahayagan, ay nalaman na may paparating na bagyo at kailangan nilang maghanda. Ano ang kahalagahan ng pahayagan? Magaling! Dahil sa pahayagan, ay nagiging handa ang mga tao. Dahil ito ay nagbibigay ng mga impormasyon sa mga nangyayari sa loob at labas ng bansa. Laging tandaan na ang pagbabasa ng pahayagan ay makatutulong sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Tandaan, ang pahayagan ay maraming gamit. Sa pamamagitan nito ay maaari tayo gumamit ng impormasyon sa pang-araw-araw na buhay. Ipahayag ang ating opinyon at matuto habang naaaliw. Muli, ano na nga ang mga bahagi ng pahayagan? Tama, ang mga sumusunod ay ang mga bahagi ng pahayagan. Pangmukhang balita o pangunahing balita, editorial o pangulong tudling, balitang pandaigdig o pambansa, pitang pantahanan, balitang panlipunan, panlibangan, patalastas sa pakamatay o obituaryo,
anunsyo klasifikado, at palakasan. Ngayon, ating alamin kung talagang naunawaan ang ating alalim ngayong gabi. Sabihin kung saang bahagi ng pahayagan ang mga sumusunod. Number 1. Naglalaman ang bahaging ito ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Mahusay, balitang pandaigdig. Ito ang bahaging naglalaman ng pangunahing balita para sa araw ng labas ng pahayagan. Magaling, pangmukhang balita. Ang bahaging ito ang nagbibigay ng opinyon ng patnubot tungkol sa mahalagang issue. Tama, editorial. Ang bahaging ito ay naglalaman ng mga balita na may kinalaman sa larangan ng palakasan sa loob at labas ng bansa. Mahusay, palakasan. Nababasa dito ang anunsyo ng pagkamatay ng isang tao na ibig ipagbigay alam sa kanyang mga kamag-anak o kaibigan. Magaling, obituaryo. Ngayon naman ay magpapakita ako ng mga larawan. Sabihin kung anong bahagi ng pahayagan ang ipinapakita dito. Tama! Anunsyo klasifikado. Tama! Panlibangan. Magaling! Palakasan. Mahusay! Editorial. Tama! Pangmukhang balita. Huwag natin kalimutan ang kahalagahan ng pahayagan at ang iba't ibang bahagi nito, sapagkat ito ay may malaking tulong sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Umaasa po ako na ako'y may naibahagi na dagdag kaalaman sa inyong lahat. Hanggang sa muli nating pagkikita dito sa DepED Hour, Tele-Turuan, ako po muli ang inyong naging tagapagturo ngayong gabi. Mawinay munyo, Teacher Juan ng Mayapyap Elementary School. Magandang gabi at maraming salamat sa inyong lahat.